Yun, mga katropa, magandang gabi na naman sa inyo. Ang araw ngayon ay September 6 na, mga katropa. At ngayon, actually mga katropa, hindi pa natatapos yung pinapanood natin ngayong Senate hearing in aid of legislation. Balulo na mga kabiyahe, nabubulol na ako. Yan mga kabiyahe, hindi pa natatapos yung Senate hearing regarding doon sa KOJC, yung sa Philippine National Operation at KOJC. Yung bang, alam naman natin yung mga katropa, yung nagaganap na paghahanap o pagtugis o pagbalak na pag-aresto kay Pastor Apollo Quiboloy ng Kingdom of Jesus Christ. Yan, mga katropa. Dito, actually, isang katanungan lang mga katropa ang naglalaro sa aking isipan. Ano po ba yun? Karamihan po ng mga kaso o mga issues na tinatalakay sa Kongreso o sa Senado ay usually yung mga pangyayaring natapos na mga katropa. Hindi po ba? Ngayon sa mga oras na to, nagpapatuloy pa rin yung nangyayaring congressional hearing ng PNP operation sa KOJC compound sa Davao. Diba mga katropa? Ibig sabihin, hindi pa na natapos yung hearing at definitely hindi pa rin tapos yung nagaganap na operation na sinasagawa ng Philippine National Police sa KOJC compound sa paghahanap kay Pastor Apollo Quiboloy na hanggang ngayon ay hindi pa nakikita mga katropa. Dahil nga meron siyang mga warrant of arrest na nilabas ang korte, hindi lang dito sa Pilipinas, bagkos meron din siyang mga warrant of arrest na standing sa bansang Amerika mga katropa. Hindi po ba? Ngayon, 13 days na yata mga katropa ang na lumilipas, hindi pa natatapos yung operation na isinasagawa ng Philippine National Police sa pangunguna ni General Torre. Siya yung lumalabas na commanding officer sa nangyayaring operation dun sa KOJC compound sa Davao. Diba? Si Brigadier General Torre. Yan mga katropa. Siya yung lead. Siya yung leader mga katropa. Ngayon mga katropa, ang pinagtataka lang natin, di ba usually yung congressional hearing in aid of legislation o Senate hearing in aid of legislation ay usually nagaganap po yun pagtapos na po ang anumang naturang pangyayari para malaman po kung sino yung may kasalanan o may sala sa mga isyung dapat na malaman o pag-aralan. Pero ang matatawag ko dito, ang masasabi ko lang dito mga katropa, impending to eh. Impending. Ubaga, ba't nagsasagawa ng Senate hearing ang Senado sa bagay na hindi pa po natatapos? Wala pa ho eh. Wala pa talagang natatapos. Wala pa. Kasi hanggang sa mga oras na to mga katropa, ay patuloy pa rin nagaganap yung search sa lugar ng KOJC kung saan pinaniniwalaan ng Philippine National Police na si Pastor Quiboloy ay nandun lamang sa loob na naturang lugar at nagtatago sa tunnel, di ba? Yun naman hayagang sinasabi ng pamunuan ng PNP, hindi lamang po si General Torre, pati yung si PNP chief ay nagsasabi na ang lahat ng operasyon ng ginagawa ng PNP sa mga oras na to hanggang ngayon ay legal at walang nilalabag na batas. Which is, tinututulan naman ito ng mga miyembro ng KOJC na sa pamumuno ni Pastor Apollo Quiboloy. Tanong mga katropa, hindi ba masyadong impending itong Senate hearing na to? Dahil ang naturang pangyayari ay hindi pa po natatapos, wala pa pong ending to. Sa kasalukuyan mga katropa, ay nagaganap pa rin yung search dun sa naturang lugar. Hindi po ba? Hanggang ngayon yan, day 13 na po yan mga katropa. Ang pinagtataka ko lang, bakit kailangang ipatawag ng Senado ang mga puno, kasama na nga siyempre si Brigadier General Torre sa Senado at pinatawag ito upang sumagot ng mga katulungan mula sa mga senador at sa mga resource person. Lumalabas mga katropa, naiwan ngayon ni Senator Torre yung lead dun sa nangyayaring operation sa KOJC compound. Iniwan niya dahil merong request o imbitasyon ang Senado para siya humarap sa Senado. Ibig sabihin, hindi pa tapos yung operasyon mga katropa ng PNP sa paghahanap kay Apollo Quiboloy, iniwan yung lead man, yung kanyang grupo sa paghahanap.
kay Pastor Kibuloy. Which is hindi dapat yun, mga katropa. Hindi dapat yun. Kasi doon may mga mas mababa pang mga ranggo o may mga junior officer na pwedeng pagpasahan muna, pansumandali, habang si General Torre ay nandun sa Senado. Tingin ko, para sa akin lang, mga katropa, impending to. Kumbaga, bakit mo itatawagin ang leader ng gumagawa, leader ng operation na nangyayari pa lamang, mga katropa? Nagaganap ngayon yan eh. Hindi pa tapos at hindi pa nag-pull out yung grupo ng PNP na nagsasagawa ng, nagsiserve ng warrant of arrest kay Pastor Apolo Kibuloy. Hindi pa eh. Tapos, ipapatawag mo sa Senado yung lead man, mga katropa. Para yatang, hindi yata tama eh, mga katropa. Hindi yata nararapat. Dahil, siyempre, yung presensya ni General Torre dun sa naturang site o kung saan, dun sa mismo sa Davao, eh malaking bagay po yun dun sa moral ng mga PNP personnel na sa kasalukuyan ay mga katropa, nagsasagawa ng operation, di ba? Parang, apat na oras na, mga katropa, apat na oras na po nagaganap yung Senate hearing in aid of legislation, pero si General Torre ay nandun pa rin. Kaya mga katropa, sa araw na to, hahapayawan natin, actually hindi pa tapos tong kaso to, atong hearing na to, papahapayawan natin yung ilang bahagi ng hearing para magbigay tayo ng komento. Ito yung nagaganap ngayon sa Senate building, siyempre, kasama yung mga, ang mga naimbitahan, mga katropa, ay mga miyembro ng KOJC na sa pangunguna, dapat ni Pastor Kibuloy, pero wala siya, dyan nagtago siya, di ba? Tapos, yung mga PNP, ay, bibili! Mga katropa, bibili kasi, kaya lang hindi ko dapat tigil ito eh. Tapos, ang nangyayari, mga katropa, inimbitahan din si Brigadier General Torre at yung ibang mga official pa na mataas. Siyempre, sa oras na ito, mga katropa, hindi pa tapos yung operation ng PNP. Ibig sabihin, kailangan nila yung mga lead nila doon. Lead kasi si, siya yung lead man doon sa operation na yun, si General Torre, si Brigadier General Torre. Tapos, inimbitahan mo sa Senado, parang mali yata yun, di ba? Kasi, usually, dapat ang iniimbestigahan natin o nila, ay yung mga natapos na para malaman yung sinong mali at tama. Sa mga oras na ito, mga katropa, wala pang mali, wala pang tama. Kung sakaling, halimbawa, 13 days na ngayon, mga tropa, inabot ng 15 days, nahuli si Kibuloy. Lalabas, tama si Torre, di ba, mga katropa? Pero, umabot ng 30 days na si General Torre doon, walang lumabas na Kibuloy o wala silang nahuli Kibuloy, lalabas naman ng mali si Torre. Pero, sa mga oras na ito, mga katropa, hindi pa dapat iniimbitahan ng Senado si General Torre. Kasi nandun siya sa operation eh, di ba, mga katropa? Siya yung lead man doon. Di ba? Nasa operation siya, kukunin mo siya, pupulutin mo siya para dalhin sa Senado, para imbestigahan. Kasi legal naman yung ginagawa nila eh. Hindi naman talaga kailangan yung search order, mga katropa. Kasi may warrant of arrest na naka-issue. Di ba? May warrant of arrest eh. Simple lang naman, mga katropa. But kung batas ang pag-uusapan, kung may karapatan yung KOJC sa property, may karapatan din naman yung gobyerno na sabihin na hulihin yung puno. Eh, impending na, mga katropa, iniimbestigahan ni Senator Bato at ni Robin Padilla. Sino pa ba? Si Senator Go. Iniimbestigahan nila. Ginagawa pa lang, hindi pa tapos, mga katropa, yung operation ng PNP. Dapat hinintay muna nilang matapos. Ngayon, kung sakaling 30 days na o 60 days na, walang nailabas na Kibuloy si General Torre, yun ang panahon para imbestigahan mo si Torre, kasuhan mo kung anong gusto mo ikaso dahil bigo siya. Pero sa mga, pag dumating ng 15 days o 30 days, yung lumabas at nailutang nila si Kibuloy, sino ngayon ang sinungaling, mga katropa? Diba? Hintay nila dapat matapos yun. Hindi pwedeng, nagagana pala yung operation, tigil natin kasi imbestigahan tayo. May ganun ba, mga katropa? Halimbawa, may operation yung mga polis. Manguhuli sila ng, mayroon silang intelligence report na may dadaan na gantong mga tao sa, yung mga illegal na tao doon sa, may gagawing masama. Tapos nalaman ng mga polis. Pupunta yung mga polis doon, di ba? Tapos sasabihin mo, huwag kayo magpunta nga, i-interviewin pa tayo. Huwag muna kayo magpunta. Bakit? Mag-uusap muna tayo, interviewin ko muna kayo, ba't kailangan kayo magpunta doon? Pwede ba yun, mga katropa? Hintayin mo muna maisagawa yung operation. Pag tapos na, malalaman natin ngayon sino mali. Di ba? Sige mo, kung walang nahuling Kibuloy, maling-mali si Torre. Pag may lumabas na Kibuloy, maling-mali kay OJC. Eh, hindi eh. Impending eh. Nag-ano pa lang, mga katropa. Nagagawa pa lang ng operasyon. Pero, nag-iimbestiga ka na. Akin na ikatanungan lang, mga katropa. Wala naman ako sinasabing mali o tama. Pero,
sa aking palagay, bilang simpleng mamamayan at boses ng mga tindero at ahente, medyo hilaw mga katropa, hilaw. Diba? Hilaw tayo eh. Kasi isipin mo, nasa operation o sinasagawang isang operation, tapos papatawag mo yung leader. Eh siya yung leadman doon. Ano yun? Tama ba yun mga katropa? Ngayon mga katropa, kung meron kayong comment, kung tingin nyo mali yung mga sinasabi ko dito ngayon, pwede kayong mag-comment sa baba. Mag-comment kayo, sabihin nyo mali ka, Sandirius TV. Ayan, mag-comment kayo. Ngayon, siyempre pag nag-comment kayo, huwag nyo rin kalimutan mag-share at mag-like, di ba? Siyempre pag nag-share kayo, lalayo yung aabutin ng ating channel. At siyempre, makikita eh. Kasi ako naman, in layman terms lang naman ako, hindi naman ako abogado mga katropa. Ang kinapagtaka ko lang, bakit kailangan ipatawag ang mga leadman ng isang operation na kasalukuyang palang nangyayari? Akin lang naman, hintayin mong matapos. Kung dumating ang oras na walang mailabas na kibuloy, si General Torre, sampahan nyo siya ng sangkatutak na kaso na hindi niya na kayang atinan hanggang matapos ang kanyang career, hanggang retirement mga katropa. Sampahan nyo siya. Lahat ng kasong alam nyo isampa nyo. Kasi wala talaga siya na patunayan. Di ba mga katropa? Wala siya na patunayan. Walang lumabas na kibuloy. Di ba? Wala siyang nailabas na kibuloy. Wala siyang nahuling kibuloy. Hindi ibig sabihin, kasuhan nyo siya. Pero, pag may lumabas na kibuloy, o sino ngayon na may kasalanan, o sino ngayon na sinungaling mga katropa, di ba? Pag may nailabas siyang kibuloy, hintayin nyo muna matapos yung operation. Hindi yung nag-iimbestiga agad kayo sa impending na operation. Nasa operation pa lang eh, wala pa namang katapusan yung operation. Hindi pa natin alam kung may lalabas na kibuloy o walang mahuhuling kibuloy. O, di ba? Yun ang akin lamang. Akin lamang yun. Yun yung palagay ko. Napakahirap naman sigurong na nangyayari isang bagay, pipigilan mo. Para namang nag-aano ka nun. Nag-aano ka na agad na nagsasabi ka na agad na mali yung gagawin nyo. Ginagawa nyo, wala pa naman. Hintay matapos. Pag natapos yung operation, natapos yung sinasagawang trabaho ng ating Philippine National Police, o di malalaman natin kung sino yung tama. As long as, kasi sa warrant of arrest mga katropa, hanggang naniniwala yung mga arresting officer na yung taong kanilang hinahanap ay nandun sa lugar na yon, tama lang yun mga katropa. Pwede nilang bantayan yon, pwede nilang i-search, pwede nilang hanapin, dahil naniniwala sila eh. Basta naniniwala ka nandun yung hinahanap mo, dapat mo nang bantayan yon, o dapat mo nang isagawa yung operation mo, kasi nga, naniniwala ka. Saka, higit sa lahat mga katropa, hindi mo naman gagawin yung isang bagay kung alanganin ka, kasi itataya mo yung pagkatao mo doon at yung rango mo. Yung mga tropa, itataya mo yung karir mo sa bagay na hindi ka sigurado, mga tropa. Tama ba yun? O di ba mga tropa? Yun, mag-comment na kayo. Kung tingin nyo mali ako, di sabihin nyo lang mga tropa. Wala namang masama dito. Yung opinion ko, opinion ko lang. At yung mga opinion nyo, opinion nyo rin. Ngayon, siyempre, kung ano yung mas tama at mas nararapat na maniwalaan natin, magbigay kayo ng comment para ako mo naman mapag-isip-isip ko rin na mali pala ako. O, diba? Eh, kung tama naman ako mga katropa, di mag-like kayo. Ayan mga katropa, diba? Ngayon mga katropa, magbigay tayo ng konting hapyaw sa ating papanoring video mula sa Senate mismo mga katropa. At itong bahaging ito ay medyo tatalakayin natin mga katropa. Ha? Alright. Now, let's play. Nice. Yeah. That there is an excavation is ready. Yeah. Right now. And I'm also holding a Field Star, a GMA News Online article. Sino ba to? Si ano to eh? Sino ba to? Si doktor to eh, yung babae doon sa SMNI. Yung kasama ni Celis. Sabi dito, sir, the alleged digging has reportedly reached 8 meters and the PRO 11 was quick to deny the allegation. Quote, yan sa digging na yan, allegation ni Attorney Torrio niya. Let him prove it. Pro 11, Director, Brigadier General Nicolas Torres said. So he's lying blatantly here in Senate, Mr. Chair. Lying daw si ano, si Torres. Yeah, pinanood nila yung video. Video ng ano to, ng Channel 7 nung nagkaroon ng press conference si General Torre. Yan. Yan mga katropa. Tayo natin. Bagal eh. May ina internet. Yan, yan. Please play the video, sabi ni Senator Bato.
Labo. Advance natin mga tropa. 10 seconds. Isa pa. Yan. Yan mga tropa. Tayin natin kung ano yung mangyari. Uy, yan. Dito kasi mga katropa sa mga pinapakita kasi ni ng KOJC yung mga video na galing sa kanila. Kasi may video sila, may video din yung PNP. Abans natin. Hindi yung kaya. Scott lying. Yan. Sinasabi ni ano ni yung babae na nagsisinungaling daw si ano si Tore. Sinabi niya. Yan, he was lying doon sa yan. Yung presko na yan. Oh. And with that, tanungin natin bakit nagbago yung stand niya. Bakit noon, di-deny niya at ngayon inaamin niya na existing talaga yung ginawa nilang digging. Mr. Oh, yeah. Chair, can you respond? Pag-uho kayo mga katropa yung sa tunnel. Hinahanap kasi ng PNP yung tunnel. So, nagdidig sila kasi siyempre, nagkatanong, nagtag-ano sila, na pili nila nandun yung ano eh. Meron naman mga machine, mga tropa. Yung mga heartbeat machine. After marinig natin ito, klaro. Yes, sir. I wonder, sir, if alternator will continue. Because, parang nasa sidewalk tayo, sir. Ay, nakatayo si ano. Tumatayo si General Torre. Pag tumagkasumakasagot si ano. Kagalang-galang na Senator Bato. What not to listen, okay? Importante yan eh. Yan. Yan. Kaya na ninyo para maklaro na rin. Tagal naman. Advance natin. Ang hirap. Kasi dito mga katropa, sinasite kasi ni ano. Yan. Yan. Mr. Chair. Yan. Yes. Just a short manifestation. Yan. Yan. Si Jason sa mga katropa. Jason sa. Yan. Ilang araw na po. Simula nung sila pumasok ng 24 ng buwan ng Agosto. Yan. Ang buong property po ng Kingdom of Jesus Christ oh, ay mga 30 hektarya or 300,000 square meters. Mm. Kung doon na lang ho sa conservative estimate, yan. Na 3,000 yung pulis na po ginamit para hanapin at arrestuhin si Mr. Kibuloy. Yan. That would be 100 square meter bawat isang pulis. Ang malaki yung 100 mas square meter, ha? Mas malaki yung 100 malaki square yun, meter dito sa kwartong ito. Common sense will tell us 23 hectares na pala. I'm corrected, Mr. Chair. Oh, hindi, mali. But even, sablay. Assuming a kwento that is 30 hectares. Sablay si Sonsa. 300,000 square meter divided by 3,000 policemen. Oh. That would only be 100 square meter. Oh, yan. Yung pong 100 square meter, Mr. Chairman, ayun. Kahit isang oras lang ho, mahalukog na natin yung kaliit-liitang bahagi ng kwarto ito. Eh pag walang so, ano, pag walang building, may building. At hindi pa rin o kaya walang, nakita, wala talagang ano, walang mga padir-padir. Ewan ko, ako po'y hindi dalubasa sa naman. Sa farm pwede yun, yung puro tanim lang, kita mo na agad. Pero kung may mga building, saka may mga establishment doon, ilang, ibang usapan yun. May mga pader. Di ba may mga pader, mga tropa? Highest building ng King oh, may fourth floor pa. Paano yun? Ano, simple mathematics. Sablay. Di ba mga tropa? Ilang palapag daw yung pinakamatanggap? Oh, hindi pa alam. Five floors. Five floor. Sa 23... Sige po. Ayan, mga katropa, sabi niya, kung 30 hectares mga katropa, dinibay niya kung 2,000 yung pulis. Tapos, lumalabas daw, ang mangyayari, maghahanap yung isang pulis ng, sa loob ng isang 100 square meter. Malit nga lang talaga yung 100 square meter mga katropa, malit lang yon. Kung maghahanap ka bilang isang pulis. Oo, malit yon. Kung yung hinahanapan mong lupa, wala laman. Bukid. Diba? Madali yon. Eh, rinig na naman nyo kanina, may fifth floor, yung building. Ibig sabihin, kung may 100 meter ka sa baba, time is 5 yun, mga katropa. Diba? Kasi paakit yun eh. O, diba? Di, 500 square meter yun. E, akit ka pa ng hagdanan. Hindi ganun kabilis, mga katropa. Saka, wala namang, ano, maghihiwa-hiwala yung police para naghahanap ng ano doon, yung itlog. Yung ano yun? Century egg. Diba? Hindi man ganun. Mali. Mali ito si Sonsa. Opo. Piterano tong ano. Mali, mali. Yung kong 30 hectares is covered with 5 floors. Oh. May multiply mo. Oh.
Hindi po sir, kasi kinurek na po ako, 23 hectares lang. Yari. Oh. Yari. But still, it took din 13 days. Kaya nga yes, po. Push. Pagpalagyan na natin sir, Mr. Chairman, na 200 square meter bawat isang pulis. Hindi, hindi. Ito 500. Siguro naman pala pag isang araw sir, kaya na nating libutin yon. Ano po? Yun lamang po manifestation ko sir. Yeah. May masabi lang, okay. Mema. We will receive their answer. May laman eh. That they have reasonable ground to believe that oh. Pastor Kibulo is still there underneath the surface because oh. of that heartbeat na ini-insist nila. Oh, yun nga eh. So ngayon, after yun the presentation nyo, after presentation nila, we will deal with that issue. Oh, yun. Tama so lang. Mainig ka ha. My colleagues here are agreeing with me that before we disperse, before we suspend this hearing, we can get the final assurance from the PNP kung hanggang ilang araw sila dyan. Dahil otherwise, if we will leave this hanging, this issue hanging, then masisira credibility natin dito. Hindi lang credibility ng PNP, hindi pati tayo. Talagang sira. Pati yung committee na ito. Mawalan din ang credibility na ito. Tama. Ito ngayon. Before you continue, I would like to acknowledge Senator Bongo. Ayan nga mga tropa si Bongo. Salamat. Anggin natin mga katropa. Ang hapon po sa ating lahat. No? Kanina, nandun po ako sa inspection. Kaya lang po, meron po akong previous schedule na 3 weeks ago pa po. Biglaan itong pagpatawag ng hearing ni Senator okay, bilis na. Kaya sinamahan namin siya rito. Ang trabaho po ng isang senador ay hindi lang po isang mambabatas. Yun ang trabaho nga. Namin, legislation, yun. Constituency at representation. Yun. At, ako naman nakikita nyo, Lunes hanggang Linggo po ako nagtatrabaho. Wala parang pingpong natutuloy ko. At kung ano po makatulong sa ating mga kababayan, no? Lalo-lalo na po dito sa Davao. Dahil ako, bata pa ako, maalala ko talaga noon pa, tahimik tong Davao. Magulo to, mga early 1980s. Nung naging advas natin mga tropa, history. Advas natin, ayaw natin yung pahinggan yan. Bago siya naging chief PNP. Yeah. Advas natin mga tropa. Anyway, Mr. Chair, and resource persons in attendance today, magandang araw po sa ating lahat. I speak before you today not just a mere legislator but as a voice for justice, fairness, and the protection. Mr. Chair, sa isang demokratikong bansa tulad ng Pilipinas, napakalaga po na maayos na pagpapatupad ng batas. No one is above the law. Kalingali lang, iska nasa gobyerno na may mataas na katungkulan o normal na mamamayan, you are not above the law. Mr. Chair, ang maayos na pagpapatupad sa batas ang nagsisimulang malabo ang pagpapatibay ng ating paniniwala sa isang patas at makatarungang system. However, di pa man, Mr. Chair, teka lang. When the enforcement of law crosses the line into excessive force, when it is wielded not as a tool for justice, but as a weapon of destruction, it is incumbent upon us to speak mo, out. Kaya po ba? Kaya po kami narito ngayon. Sana po'y matapos na po itong paguluhang ito. Dahil po sa nangyari sa KOJC ngayon, magdadalawang linggo. Tingnan mga tropa, tumbang nangyari nga sa retiring, eh, makapagpatigil na nangyaring operation ng PNP sa Davao. Tingnan nyo, tanong lang, di ba, mga tropa? Na, to be exact, bukas, no? Apektado po ang traffic. At marami po nagtatanong sa akin sa Maynila, kumusta na kayo sa Davao? Kumusta na ba? Safe bang pumunta ng Davao? Mga sa Davao pa na ito mga katropa. Sa Davao nangyayari yung Senate hearing. Safe ba bang pumunta sa Davao? Kasi para madaling makapunta si Torre. Sa Davao pala sinagawa mga katropa. Sorry. Yun lang natin yung laman. Tatanga-tanga tayo. Mr. Chair, po maalala. Talaga nagpunta yung sinabi sa Davao, mga katropa. Bata pa nga po ako. Sabi ko, tahimik po yung buhay natin dito sa Davao. Nalulungkot po ako sa mga ganitong pangyayari. Advance natin mga katropa, advance. Kailan sa politik,
motor, mga tropa. Commemorated last August 2, sa legal batas, under article or security or safeguard against arrest warrant to conduct omnibus search, inclusive search, violate the freedom of worship, which is one of the preferred rights under the 1987 Constitution. Philippine Blooming Mills, we teach that for students. And there must be clear and dangerous tendency test. There is the dangerous tendency test. There is clear and present danger. Yet they are preventing our clients from using the same. Are we saying that just because you have a warrant of arrest, you are now continuing your search there and violate even the most? Yan, mga tropa. Klaro mo talagang walang existence yan. Kasi kung may existence ng tahan nila yan, after 13 days, nakuha na nila yan. Yan, mga tropa. Sinabi ni Senator Bato, yan, nagpa siya na siya, nagsabi siya. Siya nagsabi, narinig niyo naman mga tropa sa video. Sinabi niya na, nagtanong si Senator, ano, si Attorney Torreon kung patunayan na may tunnel doon. Tapos sumagot si Senator Bato, sabi niya, clear naman na walang tunnel. 'Di ba? Bakit, 'di ba? Bakit 'di ba dapat in edict legislation hindi ganoon mga katropa? Dapat hindi ka magsasabi na parang ano naman 'yun, sinabi agad ni Bato na mali o sablay yung ginagawa ng PNP, which is dun siya dati nang galing mga katropa. 'Di ba? Parang sinabi niya agad na wala. Eh 'di ba supposed to be walang tama at mali dito sa Senado. Basta imbestigahan, sagutin yung mga katanungan, pero hindi dapat sasabihin nila na parang kasi sa narinig natin parang bang inayunan ni Senator Bato yung sinasabi ni Attorney Torreon ng KOJC. Tuloy natin mga tropa. General Torre, you react? Yan. Nagtanong siya kay Torre. Sir, that's part of my presentation. That will be answered in the slides, sir, I assure you, sir. Okay, bilisan natin. Are you willing to forego it? Yan mga tropa, sabi naman, tinanong niya si Torre kung gusto sumagot. Sabi naman ni Torre, sige sir, part ng ano ko yan, presentation ko yan. Yan. Your presentation, pero matapos natin ito. Excuse me, Mr. Chair. Did I understand it right that you would cite me for the Anong presentation ng ano? Day 9, day 1 to day 13 to. Ako, mahaba ito. Magaling araw to. He lied, Mr. Chair. Yan mga tropa, sinasabi ni Badoy, yung ano, sino ba to? Si Dr. Badoy, yung dating kasama ni, yung kasama ni Celis dun sa SMNI. Sinasabi niya na kailangan daw, pinagpipilitan niya yata yung mga tropa na i-cite in contempt si Torre dahil sa patuloy na pagsisinungaling. Pero sa akin, sumasagot lang naman si General Torre, mga tropa, di ba? Paulit-ulit na lang sinasabi ni Badoy na i-cite ng contempt si Torre. Eh pag na-contempt mga tropa, alam niyo na yung kasunod noon, ilang araw, ilang linggo, di ba? Ilang oras, kasi nangyari na yan kay Roque, 24 hours, di ba mga tropa? Pinipilit ng ni Badoy na i-contempt ni Senator Bato si Torre. Eh siya yung leadman dun sa ano, di ba? Sabi ko nga kanina, siya yung leadman dun sa nagaganap na operation ng PNP sa Davao, sa KOJC compound. Eh kung isa-site mo siya contempt, siyempre makukulong siya o mag-i-stay siya dyan sa Senado. E, paano na yung tropa na nandun? Hindi ba hindi kaya paghadlang din yon sa pagpapatupad ng batas? Tanong lang mga katropa. Hindi ba pagka kinontempo si Torre, hindi natin alam kung ilang araw, ilang oras, pero hindi siya pwede pumunta ron sa compound. Talagang kukontempt siya. Eh di para namang tinanggal mo yung ulo nung naturang operasyon. Diba yun lang naman? Akin lang eh, tanong lang yung akin. Ngayon, kung mayroon kayong comment, siyempre, comment lang kayo. Yan, diba? Tuloy. He said here that... Yan yung si Badoy. He denied it here that there wasn't such a bid. Naalala nyo mga katropa, dati na naimbestigahan si Badoy sa asiselis nyo sa... Dati nyo, nakalimutan ko na kung Congress o sa Senate. Na-contempt din to mga katropa eh. Tapos na-contempt silang dalawa ni Celis, di ba? Tapos tinaas ni Celis yung kamay niya bilang tanda ng paglaban. Di ba ganun si Celis nun eh. Di ba? Dalawa sila na-contempt na nag-stay din sila sa Congress yata o sa Senado. Kaya ngayon, gusto niya yata niya magdamay. Gusto niya rin na ma-contempt si Torre. Gotcha. Paano niya sinabi? Sinabi niya na wala pong bid, wala pong ano? Press con na ganun. Yan. Hindi siya nag-press con at hindi niya dinenay. Hindi nga mga katropa, parang pinipidan ni Badoy si Bato na ba't hindi mo i-contempt si Torre? I-contempt mo na siya kasi nagsisinungaling siya. Di ba mali yun? Parang
Bado is putting words to Senator Bottom out. Di parang kulang nila utusan niya, mga katropa. Kulang niya utusan niya si Senator Bato na contempt mo. Di ba? My God. Can we ask the record, sir, to be back in transcript? Please. Check sa records. Ayan, pinapacheck ngayon sa records, pinapacheck doon sa records, saka doon sa video siguro, kung talaga nagsinungalis yan. Allegation natin, ito ni Attorney Torrio niyan, that improved that. Wala akong sinasabi muna dyan sa mga bagay na yan, sapagkat yan ay allegation nila. Yan. Improve it. Ganyan ang gusto nila. Yan, tama naman yun, improve mo, diba? Okay, ilabas nila yung magbigay ng photo at pakita nila rin ng, alam niyan, batas, paano diyan? Ilabas nila yung tao magbigay at ayan. Bigyan niya rin yung sworn statement. Napakita kasi nila yung video ng press conference ni Brigadier General Torre sa Channel 7. Yan, yan. Tagal, mga katropa. Ang dami ng time ng KOJC, hindi pa nakakasagot ang PNP. Sa loob na... Interest of time. Yan. Binabackplay niyo yan. Yan. We will continue para makuha ng oras. Yan. Mahaba na, no? September, day 9, September 1. Dr. Badoy, I just would like to tell you frankly, ha? Yan, yan, yan. If General Torre is lying before this committee, as I have said a while ago, I will not hesitate to sign him in contempt, ha? You know, sabi ni Bato, sinabihan niya si Badoy na pagka napatunayan ng committee niyon na si Torre ay nagsisinungaling, mga katropa, he will not hesitate to file a contempt against Torre. Ayan. Yun yun. But please, do not obligulis. Yan. Wag mong i-incite yung chair na i-contempt siya. Kasi magiging, let me decide. Let me decide. Yan. Yung sabi niya, wag mo i-ano, parang ini-invoke niya si Senator Bato na i-contempt. Kumbaga, yun yung sinasabi ko kanina, parang putting words in Bato's mouth. Parang ganun yun. Kumbaga, pinipilit mo, Senator, i-contempt mo si Torre kasi nagsisinungaling siya. Sagot naman ni Senator Bato, huwag mo nang iulit-ulitin yan, alam ko naman yung ginagawa ko. Let me decide. Hayaan mo akong magpasya. Sabihin yung si Badoy, pinipilit niya talaga i-contempt mo si Torre, Diba? Mali naman yun, resource person ka rin, resource person din si Torre. Mas malaki pa nga yung pagiging resource person ni Torre kasi siya yung lead eh. Dito si Badoy, hindi naman ikaw ang lead dyan. Isa ka lang dyan sa mga kasama nung ano. Pero sa oras na to talaga, si Torre talaga yung number one dito. Bukod dun sa lead man siya rin sa operation ng PNP sa, yan sa Davao, dyan sa Davao, siya talaga yung nag-head dun. Tapos ikaw, si Badoy, hindi naman ikaw kasali ka lang dyan, di ba? Pero hindi ka talaga yung yung nagdi-decide para sa KOJC. Tapos, parang inuutusan mo na si Senator Bato na mag-decide na i-contempt si Torre. Diba? Gullible. Okay. Tuloy. As the chairman of this committee, I know if he is lying or not. Yan. Yes, okay. Diba? Yan, tama naman si Bato ng mga tropa. Lay back ko yung records. Yan. Malaman natin. Hmm. Yes, Mr. Chair. Please, do not keep on urging me. Yan. To cite him again. Yes, Mr. Chair. Yun, tama. Sabi, kasi yun nga yung lumalabas eh. Si Badoy, lagi niya sinasabi na i-contempt mo si Torre. I-contempt mo si Torre kasi nagsisinungaling siya. In-urge niya talaga si Bato na i-contempt si Torre. Diba? Isipin nyo na lang mga katropa. Nung nagpunta yung mga pulis sa dyan sa Davao, sa compound ng KOJC, sila, ang dami nila sinasabi na bawal sa batas, bawal sa batas, bawal sa batas, bawal yan, ayon sa batas, diba? Parang gusto nila, sila yung masusunod, yung mga katropa. Tapos, hanggang sa Senado, mga katropa, gusto nila, sila pa yung mag-uuto sa senador kung ano ang gagawin ng senador. Tama ba yung mga tropa? She keeps on urging Senator Bato to file a contempt against, or make a contempt against General Torre. Inuutusan niya si Bato, mga tropa. Diba? Siguro naramdaman ni Senator Bato na, oo nga naman, no? Ba't mo ako in-urge, o parang inuutusan mo na ako. Kaya sinasabi ni Bato to. Tama naman siya ron. Kasi siya yung chairman, nung committee. Tapos si Bato, walang ginawa, kundi
sabihan siya na, i-contempt mo si Torre, i-contempt mo si Torre. Diba? Eh di, madaling salita, itong mga badoy na to, itong mga member ng KOJC, gusto nila, yung gusto nila masunod. Diba? Batas. Pero ikaw ang gusto mo masunod. Batas ba? Batas. Pero gusto mo, ikaw masunod. Alright. Okay, thank you. Yan. Kasi, yes, Chairman. Okay, we are now on day 9, Your Honor. This we already explained that some of the religious programs and sports fest were canceled on the ground that our request to use the cathedral and other places there were denied. And then at 4 a.m., Your Honor, the police even placed caution tapes. Ayan mga tropa, yan na muna tayo. Babalik na tayo sa susunod na vlog natin. Tutuloy natin to, mahaba kasi to mga tropa. Actually, 4 hours na siya. And running, hindi pa tapos sa mga oras na ginagawa ko tong vlog na to. Hindi pa tapos. Nag-site lang tayo ng ilang mga bagay. Atin naman i-ano lang tayo. Nag-commentary lang tayo. Hindi natin sinasabing tama tayo. Hindi natin sinasabing tayo matalino. Ang akin lang mga tropa, kung meron kayong comment, mag-comment kayo dyan para malaman natin kung mali yung aking mga sinasabi. At mag-usap tayo, hindi tayo mag-debate, di ba? Pero hindi ko kayo pipilitin na gawin nyo ang bagay na gusto ko ipagawa. Katulad na lamang na halos pag-uutos ni Badoy ni Senator Bato na i-contempt mo si Torre. Mali, mga katropa. Ayon sa batas, pero bakit ang isang simpleng mamamayan o wala namang posisyon sa gobyerno, mag-uutos sa isang senador na may mandate to ng taong bayan eh. Hindi naman magiging senador si Senator Bato, kung walang mandate, kaya nga nanalo, may mandate, di ba? Yun lang naman mga tropa. Tapos uutusan ka lang ng isang badoy na hindi, siya nagsabi mga katropa, hindi siya miyembro ng KOJC. Mahal niya lang yung mga taga-KOJC. Dati kasi siyang broadcaster sa SMNI. Kaso yung SMNI na ano, nawala yun, di ba? Napasara. Tapos sabi nila dati, wala naman daw silang bayad doon sa SMNI. Libre daw yung ginagawa nila. Kaya nakontem silang dalawa ni Celis. Nakontem sila noon eh. Kasi pag nakontem ka, nagsisinungaling ka noon. Di ba? Sila nakontem na. Ngayon gusto nila makontem si Torre. Isipin nyo, sabi ko nga kanina, si Torre lead man siya nagaganap na operation. Hanggang ngayon, nag-ooperate pa yung PNP sa paghuli o pag-serve ng warrant kay Pastor Kibloy. Siya yung lead man, siya yung leader. Siya talaga yung point person. Kung ano man mangyari dun sa ginagawa nila na paghanap kay Pastor Kibloy, siya yung babalikan lahat nun. Dahil siya yung main man eh. Diba? Kumbaga sa basketball, siya yung superstar. Star player, mga katropa. Tapos, pinipilit mo at o nilalagay mo sa bibig ni Senator na i-contempt mo. Diba? Bukod sa inutusan mo na si Senador Bato na mali, na hindi dapat, na para bang kailangan kayong masunod. Tama ba yun mga katropa? Yun, diba? Yun lang naman yun, diba? Yung pagpunta ng mga pulis na may warrant of arrest sa KOJC compound dyan sa Davao, illegal. Diba legal? Hinahanap si Pastor Kibuloy dahil may hinaharap na kaso. Tapos, sabi nyo, illegal. Tapos ngayon, gusto nyo kayo masunod. Tapos pagdating ng Senado, dito sa Senate hearing na parang inaalam na kung sino may kasalanan, hindi pa naman tapos yung buong pangyayari, gusto nyo kayo pa rin masunod. Saan naman kami lulugar sa inyo? Di ba mga tropa? Talong yun mga katropa. Saan naman kami lulugar sa inyo kung yung mga bagay na pabor lang sa inyo ang gusto nyong marinig at ang gusto nyong maganap? Di ba? Hindi lang naman kayo yung Pilipino. Di ba mga katropa? Actually, ako, sabi ko sa inyo, wala akong kilikilingan dito. Binabasa ko lang yung ano, yung sitwasyon, yung issue, yung pangyayari, at yung katotohanan. Di ba? Isipin nyo, isang senador, napansin nyo naman, narinig nyo kanina, sinabi ni Senator Bato mismo yun, don't urge me to contempt General Torre. Kasi ini-urge niya talaga, di ba? Ini-urge niya na gawin ni, ano, parang inuutusan niya talaga si Senador Bato na i-contempt si Torre. Pagka na-contempt si Torre, hindi siya makapunta ron sa ano, sa trabaho niya. Mawawalan ng head yung team o yung mga tao ni Torre doon. O kaya papalitan kasi naka-contempt si ano,
si Tore. Mali naman yun. Eh kung sakaling isang araw, eh, mailabas ni Tore si Kibuloy. Tama si Kibuloy, si Tore. Eh kung wala namang nailabas si Tore na Kibuloy, hanggang mag-pull out ang buong tropa ng PNP sa KOJC compound, si Tore ay mananagot lahat noon. Sabi, sinabi naman niya eh, I accept full responsibility to this action. Ibig sabihin niya, kung ano man mangyari dito, pag ito, ay hindi ko nailutang si Pastor Kibuloy na nandito talaga sa ilalim ng tunnel, sa ilalim ng KOJC compound, pananagutan niya lahat yun. Nakataya doon mga katropa, yung rango niya, yung benepisyo niya bilang pulis, yung pinaghirapan niya ng mahabang panahon, pag nakasuhan siya at napatunayan siya yung nagkamali at nagkasala, mawawala lahat yung benepisyo niya mga tropa. Ganong kalaki yung sinusugal ni General Tore dito mga katropa. Ganong kalaki ang sinusugal ni General Tore. Pangalan niya, pagkatao niya, benepisyo niya, lahat. Kasi, sigurado pag hindi niya nalabas si Kibuloy sa ginagawa niya yan, sa operation na yan, lahat ng kaso, patong-patong na kaso, ay tatanggapin ni Tore yun. Tapos, pagka minalas-malas pa siya, mababaliwala yung pagiging general niya. Siyempre, mali yung ginawa niya eh. Pagka ganyan nangyari, lahat ng benepisyong dapat tatanggapin niya, pag-retiro niya, mawawala yun. Diba? Kasi general ka eh, tas ganun. Kaya yung sugal ni General Tore, mga katropa, napakalaki. Buong pagkatao niya, sinusugal niya dito, mga katropa. Buong pagkatao. Dahil yung karir, mawawala lahat yun, mga katropa. Dahil sa ginagawa niya. Pero naniniwala siya na talagang mahuhuli niya si Kibuloy. Diba? Kaya ang dapat lamang, mga katropa, hayaan muna natin gumalaw yung batas. Hintayin natin matapos yung operation. Pag dumating yung oras na nag-pull out ang PNP o pinapull out na ng head ng PNP, si Tore, kasama yung mga supulis niya sa compound ng KOJC, at wala silang nailabas na Kibuloy, mananagot sila ng sangkatutak na kaso. Diba? Pagtapos na ang operation. Pero pag may nailabas naman sila, sino po lalabas sa sinungaling? Pag nailabas na si Kibuloy at nahuli na si Kibuloy, magiging sinungaling lahat ng abogado, lahat ng nagtatanggol kay Kibuloy. Diba? Ngayon, paano natin malalaman yung mga katropa kung pipigilan na natin? Hayaan muna natin. Pag natapos yung operation, saka tayo magpasya. Sino ba ang mali at tama? Diba? Tingin mo ba, isusugal ni Tore yung ano niya, yung pangalan niya, saka yung karir niya, saka pagkataon niya sa ginagawa niya ngayon? Kung alam niya man niyang hindi siya sigurado. Wala namang ganun mga katropa, general yun, diba? May utak yun, hindi naman siguro basta-basta ang tao yun, na walang utak, diba mga katropa? Yan. Yun lang naman yung, yun lang naman mga tropa ay aking opinion. Kung may mali nga ako, aking sinasabi, meron kayong comment, huwag kayong mangiya, mag-comment lang kayo dyan sa baba ng aking comment section. Siyempre, huwag nyo kalimutan mag-like, mag-share, at subscribe. Alright, magandang gabi sa iyo mga tropa. At susunod, itutuloy natin ang continuation ng ating mga vlog sa mga ibang mga panahon naman mga tropa. Maraming salamat. Ay isa lang masabi ko sa inyo gabi-gabi. Bye-bye.